Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel or welcome to my channel. For this video, we will continue the part 2 of general education mathematics. And as I promised at the end of the questions, there will be a rationale and of course, we will give you more tips. So, let's start! So let's start our rationale. I hope na nakaabot ka dito sa last part ng ating video. Question number 1 ang kailangan natin malaman is the 100% full ng tank. And sinabi dito na pag 20% full na daw siya, meron na tayong 18 liters. So madali lang yan guys. So ang ating 100% meron na daw tayong 20. So kailangan pa ng 80 or times 5 kasi 20 times 5 is 100. So kailangan pa natin i-times sa 5 yung 18, which is 18 times 5 is 90. Pero guys, ang question natin, be careful, 50% lang. So the answer is 90 times 50% is 45. Question number 2, yung ratio ang hinahanap natin dito. Meron daw 5
and 7. 5 for the boys and 7 for the girls. Then the total number of students is 180. Ilan ulit ang sa boys? We have 5. So titignan natin, 5 plus 7 is equals to 12. Kung i-calculator natin siya, so 5 plus 7, which is 12, para kunin natin ang ratio ng men, kailangan nating alamin kung ano ba ang ratio niya. Ang 5 para sa boys, ang 7 para sa girls. So 5 over 12, that's the total. Okay? Times the total number of students. The answer is 75. Question number 3 ang hinahanap is ang pang 7th grade. At ang average na ni Ruben is 88. Of course, kailangan natin i-fill up ang pang 7th na grade. Ang gagawin natin guys, pinakamadaling method is 88, yung total grade, times kung ilan yung subject, which is 7. Then, ang total po niyan is 616. Tandaan niyo po yan, ha? 616. Then, i-total mo lahat yung 6 na grades na meron na siya. 88 plus 90 plus 97 plus 90 plus 91 plus 86. Pagka-total ko nung 6 subjects niya, meron na tayong 542. Minus po natin sa 616, ang kailangan na lang po niya na grade ay 74. 616 minus 542, 74 na grade. Huwag namang 74, bagsak. Pero ang kailangan na lang po niya para magkaroon ng average na 88 is 74. Medyo napakadali nitong number 4 kasi ang gagawin natin is wala po tayong formula. Ang gagawin mo lang, among the choices, itatry and error mo lang. So, unahin natin ang letter. So, unahin natin ang letter. 43 over 200. So, ang total po natin dyan ay 0.215. Guys, siya na ang sagot. Pag nakuha mo na yung sagot, huwag mo nang gawin yung iba. Kasi nga, sure ka naman sa answer mo. Sayang naman. Question number 5. Sabi dito, ang hinahanap natin ay perfect square. Guys, mahalaga na at least may memorize kang mga perfect square. Ako po, minememorize ko po yan na kahit nakapikit po ako, alam ko po yung sagot. So, we have 4, 2 times 2. Ang susunod ay 9. Ano yung sa 9? 3 times 3. Ang susunod, 16. 4 times 4. So, alam ko po ang mga perfect square. Gawin po natin ang mga perfect square. 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. At least, yan man lang, alam mo siya, yung 1 to 10. So, ang gagawin natin dito sa number 5, magta-trial and error ulit tayo. So, unahin natin ang 71. Okay, so sabi niya dito, subtracted daw. So, pag pinag-minus mo ang 71 minus 22, which is 49, guys, kung narinig mo kanina, ang 49 ay perfect square. Try din natin siya sa 58. 58 minus 22 is 36. Guys, ang 36 is a perfect square of 6. So, the answer is 22. So, itry din natin ang letter B. Baka diskumpiyado kayo. So, meron tayong 71 minus 33 is equals to 38. 38 is not a perfect square. So, try mo pa ba yung sa 58? Wag na po. Question number 6. It is a meter. Meter stick. Ang isang meter stick is 1 meter, of course. Pag kinonvert natin siya sa centimeter, it will be 100 centimeter. Pinutol daw siya sa longer at smaller stick. Ang longer is 64. Alam naman natin ang natira ay 36. 100 minus 64 is the 36. Ang longer, 64. Ang shorter, 36. Ang tinatanong dito ngayon is, what is the ratio of smaller to bigger? So, ang gagawin natin guys, dahil wala po ang 64 at 36 sa choices, ilalowest term natin, i-divide natin hanggang sa least number na siya. Okay? So, baliktarin muna natin. Unahin natin ang smaller at bigger. Ang smaller is 36, ang bigger is 64. Divide muna natin ng 2 sa both numbers. So, 36 divide 2 is 18. Kabila, 64 divide 2, 32. So, meron na pa tayong 18 tsaka 32. Next, pwede pa siyang i-divide against the 2. 18 divide 2 is 9. Doon tayo sa kabila. 32 divide 2 is 16. The smaller is 9, the bigger is 16. Question number 7, the product of two numbers is 36. At ang kanilang ratio is 1 is to 4. So, hanapin natin ang mga possible factors ni 36. 36 times 1, hindi na po agad. Okay? Kasi malayo masyado. Next one is 18 times 2. So, ang 2, hindi siya 1/4 ni 18. So, malayo rin po. Next one is 12 times 3 is equals to 36. Try natin guys, 3 ay 1/4 ba ni 12? Yes, 1/4 po siya kasi ang 1/2 ng 12
ay 6. Ang 1/4 ng 12 ay 3. Kaya ang ratio po ng 3:12 is also 1/4. Number 8, an employee earning 9,200 ay may i-increasean daw siya ng 15% next month. So, napakadali lang yun guys kasi ang 15%, dadagdagan natin siya ng 100. Bakit 100? Kasi yun yung dati niyang sahod. Dadagdagan lang natin. Pag i-convert po natin ang 115% into decimal, it will be 1.15. So, ito times lang po natin ang original niyang salary, which is 9,200. Ang kanyang original salary is 9,200 guys. Times 1.15. Ano yung 15? That's the increase. Ano yung 1? The original 100% of his or her salary. So the answer is 10,580 pesos. O sana all may increase. Question number 9 na hinahanap natin dito is the value of X. If it is 50%. So guys, napakadali lang yan. Kasi kalahati na daw ang 20. So ilan po ang kabuuan? So that's 40. So alam na po natin ang value. X. 40. But guys, 30% lang daw ang hinahanap. So, 40 times 30% or 0.3 is equals to 12. The answer is 12. Question number 10, sinabi dito, a man started painting 9 a.m. Then, natapos niya na daw ng 3/5 at 10:30. Ang 3/5 guys is 60%. 3 over 5 is 60%. So, kung susumahin natin guys, every 30 minutes, nakakatapos po siya ng 20%. 9:30, 20%. Alas G's, 20%. 10:30, 60%. Another 30 minutes, alas 11, guys, 80%. 11:30, tapos niya na po. So the answer is 11:30. Question number 11, gagamit ulit tayo dito ng PEMDAS. Unahin po natin ang parenthesis. So sa parenthesis, meron tayong 6 plus 3 times 8. Among that, unahin din natin ang multiplication, guys. Kasi siya ang mauna before addition. So, 3 times 8, which is 24, plus 6, meron na po tayong 30 sa loob ng parenthesis. Next is, meron na po tayong natitirang 150 minus 30 minus 5. So, unahin po natin ang division over subtraction. So, 150 divide 30 is equals to 5. Then, may natira na lang po tayong 5 minus 5 is equals to 0. Question number 12, the sum of two decimals. Meron po tayong 7% at 135%. Basically, just add the 2 percentage, which is 7 plus 135. Meron na po tayong total na 142%. So guys, naalala niyo yung last time natin. If percentage is converted into decimal, just move the point into the left. So meron na lang po tayong 142, 1, 2. So meron na po tayong 1.42 in decimal. Sabi niya sa isang box, sa number 13, meron daw laman na 8. Ang box na binili na pineapples is 58. So basically, napakadali lang niya guys, bilangin mo lahat ng boxes, which is 58, times ang laman ng isang box ay 8. So 58 times 8, 464. Sa number 14 guys, be mindful of the person na nagbibigay at binibigyan ni Emmanuel. So ang mga person na involved dito is si Andrew and si Jose. At Friday, si Emmanuel meron daw siyang 88 apples. At nung next day, binigay niya si Andrew ng 12 apples. Siya po ang nagbigay guys ah. Pero the following day, si Jose, siya ang nagbigay ng 28. Guys, nalilito ang iba dyan, pinag-a-add lang lahat. Akala nila, receive lang ng receive si Eman. Pero nagbigay din siya. 88, nagbigay siya. So, ibig sabihin minus yun, guys. 88 minus 12, which is 76. Pero, binigyan siya ni Jose ng 28, the total of 104. Question number 15, sabi niya dito, ang dalawang orange daw ay nagkakos ng 25 at meron siyang 100 pesos, guys. Alam naman natin, every 100 pesos merong apat na 25. 4 times 2 orange is equals to 8. Last question guys, 3.54 multiplied by 10 to the fifth power. So una natin gagawin is ko-convert muna natin ang 10 to the fifth power. So ibig sabihin nun, 10 times 10 times 10 times 10 times 10.
So 10 times 10 times 10 times 10 times 10. So the answer is 100,000. So saka na natin siya na times sa 3.54 or 354,000. Guys, thank you for watching on this lecture. I hope na marami po tayong natutunan at marami po tayong na-solve. Hindi lang po natutunan, gumaling po tayo ng pag-solve. I hope that this drill ay ulit-ulitin nyo siya, guys, kasi napaka-effective po pag uulit-ulitin nyo siya. Kung nagustuhan mo ang video na to, can you give me a big thumbs up? At kung mayroong kang gustong topic or request, can you leave a comment there? At kung bago ka sa aking YouTube channel, I hope na i-subscribe mo na rin ito. Click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos ko pa. Thank you very much for watching. Again, it's me, your ka-LET-bigan, at sabing life is short, but you need to live your life to the fullest. God bless everyone!